Patuloy na tinututukan ng pamahalaan ang iba't ibang hakbang para maiwasan ang siksikan ng mga preso sa mga bilangguan sa bansa. Kabilang na rito ang bigat ng sintensya sa mga nahuhulihan ng ilegal na droga. Ang detalye sa report ni Luisa Erispe. Sa higit 100,000 mga persons deprived of liberty na nakakulong sa ilalim ng BJMP at ng MUCOR, sabi ng Department of Justice, sa nagdaang na 2 taon, aabot na sa 70,000 ang mga nakulong dahil sa ilegal na droga. Kaya naman, tinitignan na ng DOJ na silipin at repasuhin ang batas hinggil sa ilegal na droga. Sa huling araw ng National Jail Decongestion Summit, sabi ng DOJ, dapat mapag-usapan muli ang bigat ng parusa na dapat isintensya sa mga nauhulihan ng ilegal na droga, depende sa dami o klase ng droga na nakumpiska sa kanila. We have to review it whether our amounts or threshold amounts for you to be charged with a non-bailable offense is still accurate given the practice. You know, there are new drugs coming in. Fentanyl, very important new drug that's coming in, cheaper and yet 10 times more effective or deleterious rather than shabu. And it's more affordable. It's another challenge for us. Para naman talakayin ang issue na to, plano ng DOJ na magkaroon naman ng drug summit sa susunod na taon matapos ang decongestion summit. Pero paglilinaw ng DOJ, hindi ibig sabihin nito ay pinahihina ang laban kontra illegal na droga. Bagkus ay mas pinabibilis lang ang pagbibigay ng sintensya at pinalalakas sa mga kasong isinasampa sa korte laban sa mga PDLs. A weak case that is filed in court will not attain justice. We are not dismissing a weak case, but we will build up this case. We will use forensics, we will use all sorts of innovations, because that is now the trend that we are trying to pursue, using forensics as an instrument to strengthen cases. Samantala, nakita naman ng DOJ na epektibo rin ang pagtutulungan ng PNP at mga piskal para sa case build-up dahil nabawasan na ng 20% ang mga kasong isinasampa sa korte. We're trying to correct the situation where law enforcers are gathering evidence without the guidance of prosecutors. There are so many mistakes in gathering evidence. In fact, there are some wrong practices that needs to be corrected. We presented the statistics and so far there is a 20% decline in the number of cases filed in court. I think that is because we are still cascading it. We predict that it can be half. And we don't mind that only half cases are filed in court, but the conviction rate will be very, very high. Para naman sa Bureau of Corrections, dahil mas matindi na ang pagsikip sa mga city jails kaysa bilibid, suhestyon nilang ilipat na sa kanila lahat ng PDL, kahit pa nasa mas mababa sa 3 taon ang sintensya. We will recommend na yung pag na-sintensyahan na kahit 3 years and below, malipat na rin sa BUCOR. Luisa Erispe, para sa Bayan.